Yan, start na. Maglagay ng tubig sa lalagyan na lata. Kung walang lata, mangkok gamitin mo. Yan, tapos lagyan mo ng 2 sachet ng food coloring na powder, yung violet. Tapos haluin mo maigi. Pagkahalo, ayan, pag makalat na, tabi mo na. Maganda ng malaking lalagyan. Maglagay ka ng giniling na malagkit. Yan. Wala muna tayong shoutout. Ayun, nung sinabi kong wala muna ng shoutout, parang nag-react yung anak ko. Parang ayaw niya nang hindi ako mag-shoutout. Ayun. Maglagay ka ng asin. Paglagay mo ng asin, maglagay ka ng all-purpose cream. Ayan. Tapos, dapat malamig. Ayan. Walang tayong magagawa kung bulol ako. Kung maintindihin nyo, nangintindihin mo yung pagkain. Haluin mo, ayan. Pagkahalo mo, ilagay mo na yung tinimplang food coloring na violet. Tapos, haluin mo lang maigi. Halo lang ng halo. Tapos, habang inhalo mo, hinto ka muna. Kasi, kailangan mo maglagay ng tubig dun sa lata o mangkok na pinaglagyan mo ng violet food coloring. Maglagay ka ng tubig dun para masimot mo. Eh, haluin mo. Pag ganyan na yung texture, hinto ka na kasi nakuha mo na, ina-achieve mo na yung texture na kailangan natin. Kailangan mamasa-masa siya na buwaghag. Huwag mong pipigain ng sobra kasi hindi maganda kapag ka masyadong siksik. Yan, tapos tabi mo lang. Yan, maganda ka ng dahon ng saging. Punasan mo, syempre, ba't pupunasan? Para malinis. Tapos idarang mo sa apoy para 200% na malinis na. Pero malay ko kung 200% na malinis na talaga. Para sa akin lang. Yan, tapos tanggalin mo yan sa sanga. Kasi di natin kailangan yung sanga. Kailangan lang natin dahon ng saging. Yan. Gupitin mo ayon sa gusto mong hugis. Tapos pahiram mo ng margarine. Huwag ka magalala, hindi ako galit. Ganito lang talaga ako magsalita. Kailangan ko magmadali kasi ang bilis ng video ko. Yan. Haluin mo. Haluin mo ulit yung ginawa mong putumumong mixture kasi medyo nagdikit-dikit yan. Kasi nga, naitabi. Lagyan mo ng 2 tablespoon yung dahon ng saging. Ang bilis ng video ko. Shit! Ay! Huwag mo masyadong pipisilin, ganyan lang. Banayad lang yung pagpisil mo kasi para hindi mo masyadong masiksik yung puto bumbong sa loob kasi hindi maganda. Yan, kung nakita mo may nalaglag sa gilid kasi may butas. Huwag ka mag-alala, malinis yung tiles na pinag-aanuan ko. Yan, baka mamaya, ayan, nakita mo yan, may mga nalalaglag. Hindi ko na siguro pulutin yan. Okay na yan. Pag naka-off na lang yung camera. Yan, ulitin mo lang yan. Ayan, diba magic, tapos na. Taraan! Tabi mo na. Ay, hindi. Steam mo na pala. Sa loob ng 10 minutes, ilagay mo sa kawali na may tubig. Ayan. Kailangan kumukulo na yung tubig, ha? Para siguradong luto yung puto bongbong mo. Ayan. Pagkatapos, pag may maingay sa labas, naririnig nyo, steam mo na ng 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minutes, taraan! Luto na siya. Iba na rin yung kulay ng putong bumbong natin, diba? Pag luto na siya, ganyan dapat ang kulay niya sa gilid. Makikita mo, mas dark na yung pagka-violet niya. Yan. Mainit pa siya. Sarap niyan lalo pag mainit. Kasi pag mainit mo siya kainain, mas malambot, syempre. Yan. Tapos halang ka ulit ng panibago. Ulitin mo lang yung ginawa natin kanina. Tapos halang mo na sa steamer hanggang sa matapos ka. Tapos ayan, maganda ka ng styro container. Dapat gamitin mo yung maliit na styro container. Yung pinaglalagay ng madalas ng mga tinitindang spaghetti. Yan ang paglagyan mo. Tapos gamitin mo ulit yung pinaglutuan mo ng puto bumbong na dahon ng saging. Para di sayang. Yan. Tapos magpahid ka ng margarine. Depende sa gusto mo. Alam nyo kung bakit maliit na ano yung kailangan nyo, styro, para mas mga ibabaw yung puto bumbong, para mas mukhang mas malaki. Yan, sa paglagay ng ano, nyog, depende sa kung gaano karami yung gusto mong ilagay. Tapos maglagay ka ng kinain na cheese, depende sa iyo kung gaano karaming cheese yung gusto mo, o depende sa bibili. Siyempre, pag gusto mas marami, padagdag ka ng bayad. Siyempre, baka malugi ka eh. Sisihin mo pa ako. Yan, pagkatapos niyan, maglagay kayo ng condensed milk. Ako ang nilagay ko, 2 tablespoon. Matamis na yan sa 2 tablespoon. Pero depende sa kung gusto mo mas matamis pa. Kaya, pag natamisan ka at dinagdagan mo, eh wag mo ko sisihin, sarili mo, ikaw nagdagdag. Basta para sa akin, 2 tablespoon, tama na yan. Matamis na yan.
Huwag ka na maglalagay ng asukal para sa toppings kasi ang condensed milk matamis na yan. Huwag ka mag-alala kahit wala kang nilagay na asukal sa mixture ng puto bongbong, matamis na yan. Kasi yung pinakatimpla niya, yung toppings na. Yan. Ulitin mo lang yung ginawa mo kanina. Makikita mo, ayan. Ang sarap nito, karami, sobra. Nakakabitin tong ginawa ko, kulang sa amin. Kaya, sigurado. Pag tininda mo to, ubos-ubos to. Madali lang tong gawin. Tingnan nyo, hindi nyo na kailangan ng bamboo steamer para makagawa ng puto bongbong. Yan, pwede ka na magtinda pagtapos nito. Basta may dahon ng saging ka. Kung wala kang puno ng saging sa tabi ng bahay nyo, sa palengke, may mabibili ka. Mura lang yun. 15 ata isang bundle. Ayan, yan ang itsura niya. Kung tatanungin nyo kung magkano to pwedeng ibenta, nung gusto ko to ibenta, pwede to ibenta ng 35 hanggang 45 pesos. Pero sa panahon ngayon, 2021, pwede mo na to ibenta ng 50 kasi kompleto na yung toppings niya. Kasi yung iba, ang toppings lang asukal, tas margarine, ayan, tas nyug. Pero tayo, special. Special to puto bombong natin kahit na hindi ka gumamit ng bamboo steamer. Ang importante yung ginawa mo. Ayan, taste test na tayo. Promise, ang sarap talaga nito. Gets mo? Ayan, kung naguguluhan ka sa paliwanag, wala tayong magagawa. Ito na talaga yun eh. Natural na yun. Ayan. Kung gusto mo tapusin tong video na to, itong tutorial na to, itong procedure na to, eh, good yan. Thank you. Mabuti yan. Ayan. Gets mo? Goodbye. Baka pala tanungin mo ko kung nasaan yung listahan ng recipe. Nasa dulo, panoorin mo. I-forward mo. Oh, may narinig kang nagmura. Di ako yun, ha? Sa background yun. Shit. Ayun yung pahabol talaga eh. Yun talaga yun eh.